the moonshine, they shine on my bed. In the evening, I thank you for the love that I have. The blessing is so amazing, it covers my heart. In the evening, I thank you for everything that I. But your love remains faithful. The sun sets, the moon rests, the day ends, the time flies, seasons change, blue skies. Your love remains.
All right. Good evening. Good evening, everyone. You are faithful, Father. You are faithful. Pagsadya ang ating Panginoong Diyos at Ama. At Darudyan, we want to welcome everyone in our online prayer meeting for January 21, 2024. Pray ng Panginoon. So now we will begin and we call on our facilitator, Bishop Ronald. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Madilim dito sa amin, Pastor. Mahalo kasi ng kuryente. Okay. Brownout ba? Mahal po kasi yung kuryente, kaya nagbabaso kami ngayon. Madadala lang kita dyan, kuryente. Opo. Walang gamit ko ngayon yung ilaw na maliit. Napupundi yung ilaw namin eh. Kakadalawa na. Parang midges lang yan eh. Ilaw, ilaw ng tahanan napupundi. Dahil sa mga asawa na lang. Ano. Salamat po sa Panginoon. Nagdubong lang ako, Pastor. Ha? Pasensya na ako kayo. Kasi yung postpiso, hindi ko pa nakukuha. Marami sa kwa, North Cemetery. Sinabi mo, sinabi niya ng pizza. Ano mo yun? Nagamit na nila yun eh. Hindi, hindi naman yun. Hindi naman yung ma-sterilize yun. Oh, nagkita-kita ko tayo muli sa online prayer meeting ano. At pasimula na ko tayo no, at ang pecho ngayon ay January 24. At tayo po, bilis po ng panahon ano, January 24 na no. At pagkatapos ng January, December na naman. Ganun kabilis. Kaya ho nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa dahang loob niya sa ating buhay. Po, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong tema na New Beginnings for the New Year. So, salamat sa Panginoon. May bagong taon, meron tayo bagong pag-asa, may bagong matahakin na mga pagpapala. At sa tulong ng Diyos, tayo po ay nagiging matatag ano, sa ating mga ginagawa. So, ang ating pong verse na ginamit po ano, Efeso chapter 4 verse 24, and that he put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Paganda po niya no, dapat talaga magbihis tayo ng panibagong pagkatao. Pati yung luma, medyo narumihan na po yun ano po, kailangan na po na palitan. Po yung mga isahe dyan sa ating pong first na binasa. Ngayon po, andyan ho ba ang ating prelude, call to worship, si Kapsat Dani, andyan na po ba? Kapsat Dani, andyan ka po ba? Present. Yun, present. Si Brother Oliver, andyan na po ba? Dito na po, kararating lang po. Yun, praise God. Special number natin po ay Sister Cathy Chua. Andyan na ba Sister Cathy? Kati, good evening po. Oh, nandiyan si Ate Kati. And siyempre, yung ating short devotion, si Pastor Boy Saliente. Pastor Boy, good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Si Boy ba? Oo, oh, ako. Si Boy. Si Boy ba? Oo, oh, si Boy. Ano ka pa? Sa last ka pa? Iwan ka pa. Okay. Katay ka bang yan? 24, ala na. Parang nung Sunday lang ah. Alam ko ako na eh. Parang siya na ah. Parang nung Sunday lang ng devotion ah. Eh, pwede yan sabay. Yung mga preacher mo, talaga spiritual. Sabay na lang, pwede. No, sabay na lang kayo. Dali pala, page ako. Okay. Pichel mo, pasok. Pre, napundi yung calendar mo. Okay na. Kaya na. Kung
Kung ano-ano kasi iniisip eh, yan tuloy. Ah, sige na. Kapsat Dani, pangunahan nyo na po. Tatanggap po. Okay, okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Eh, kung hipatsoy. Okay, ang ating babasahin ngayon ay mula sa aklat ng awit. Psalms chapter 8, buong chapter ng isaan ng walong. Sabi dyan, O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng iyong kalwalhatian sa mga langit, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang maghihiganting. Pagkabinubulay ko ang iyong mga langit at gawa ng iyong mga daliri ang buwan at ang mga bituin na iyong inaayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat na tupa at baka, oo, at ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kailaliman ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Puri ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dalangin po tayo. Dakila namin Diyos amang mapagmahal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli, O Diyos, sa gabing ito. Una po sa lahat ay nagpapakumbaba po kami sa iyong banal na harapan. At hinihingi rin po namin ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataong ito, O Diyos, na muli kami makapanalangin, makadaing, O Diyos, at muli po makipag-usap sa inyo. Sa gabing din ito, Panginoon, higiling namin sa iyo na ayusin, linisin niyo po aming puso, ayusin mo aming isipan, aming kalooban, upang Panginoon ay maging katanggap-tanggap po sa iyong banarapan ang aming mga panalangin, aming mga kadaingan, Panginoon. At dahil napakabuti mo, napakabanal mo, O Diyos, upang kami umarap sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na patuloy na binibigay mo sa amin upang kami po ay malayang makapanalangin, makapangkinig, makapagbasa ng iyong banal na salita, Panginoon. At sa gabing ito, O Diyos, ay lubos ka po namin pinupuri, pinasasalamat ang Panginoon, at sa bawat salita mo, O Diyos, na nagiging inspirasyon, kalakasan na aming buhay, spiritual, inspirasyon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil kung wala ang lahat ng iyong Panginoon, babagsa kami, nanghihina kami, Panginoon, at wala nang iba pang kaming malalapit ang Panginoon. Dahil sapagkat sabi mo, Panginoon, kayo po aming Diyos, ang may lalang ng lahat na ang siyang pagmumula na aming tulong. Kaya Panginoon, salamat po na kayo po aming Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At na laging tumutugon sa aming mga panalangin, na laging protekta, nag-iingat sa amin lahat. Sa gabing ito, Panginoon, dalayan ko po na kayo po ang siyang tumugon sa mga panalangin ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay biyaya sa mga nangailangan, ng blessings at kalakasan sa may mga nanghihinang physical na katawan. Maging sa spiritual, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kalakasan, kalaguang spiritual, Panginoon. At sa bawat salita mo at mensahe,
Tawitin namin maririnig sa gabing ito, O Diyos, basta sa inyo po, Panginoon. At ang lahat ng ito ay para sa kapurihan lamang po ng banal na pangalan ng Panginoon. At turuan niyo po kami makinig. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magpasalamat sa lahat ng biyaya sa gabing ito, Panginoon. At maraming maraming salamat sa buong maghapon, Panginoon, na iningatan mo kami, pinatnubayan mo kami, maging ang pamilya ng bawat isa po, Panginoon. Maging sa lahat ng blessings at biyaya na namin mga natanggap. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, O Diyos. Ang lahat na nasa amin ay tunay na biyaya mo lamang po. At sa mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon, na lahat ay may kapahintulutan mo. Salamat din po, O Diyos. Kayo po lamang ang siya magturo at manguna sa amin sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. At sa gabing ito, O Diyos, sama mo kami sa gawain ito, Panginoon. At kayo lamang po ang maging sentro ng gawain ito, Panginoon. At kayo lamang po ang maitaas at mapapurihan, O Diyos. At ang iyong banal na espiritu po ang siyang malayang kumilos, Panginoon, sa gabing ito. At ang pangalan mo lang po ang malulat. At ito po aming panalangin na may lubos sa pagpupuri at pasasalamat. At pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa ngalan lamang po ng aming Panginoon, naming dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at amen. Amen, amen. Ate Cathy, kayo na po special number. Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Malinaw. Malinaw po ba? Opo, malinaw. Nawa, yung aawitin ko po ay maging pagpapala po sa bawat isa at maging mensahe po ng bawat isa rin po. Ito po ang awit ko. Thank you.
Purihin ng Panginoon, no? Sa inawit ni Ate Cathy. Ayun po, indanahon natin ang ating po mga puso, isipan sa pakikinig po ng salita po ng Diyos at dadalhin po sa atin ni Pastor Boy Saliente. Maganda pong gabi po sa atin lahat at purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na makashare ng salita ng Panginoon sa bawat isa na nasa online prayer meeting. At sa gabing ito po ay tunghayan po natin ang ating po mga banal na kasulatan sa aklat po ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18. Dalawang verse lang po. At basahin ko po sa English. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory, both now and forever. Amen. So sa Tagalog, maganda basahin kasi sa Tagalog eh. At sinulat ko na lang. Sabi dito, kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo una, ang mga bagay na ito ay masipag-ingat kayo baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian nga masasama ay mga huhulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Datapuat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumasa kaniya nawa ang kalulhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ikatiwala natin sa Panginoon sa oras na ito ang ating pong salita, ang salita po ng Panginoon natin pong pagbulay-bulayan. O Diyos, kami po Panginoon ay lumalapit sa iyo. Kami Panginoon ay mahina, mangmang sa iyong salita. Pero nandyan ikaw Panginoon na pumapatnubay. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo na laging nagtuturo sa aming pong kahinaan upang kami Panginoon ay lumakas sa aming pong paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami Panginoon, give us wisdom o Diyos sa gabing ito. Ito ang aming panalangin, nagubili namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming pong tagapagligtas. Amen. Purihin ang Panginoon at sa gabing ito po ay pamagatan ko po ang aking pong short devotion ng Grow in the service of the King. Grow in the service of the King. Okay? Si Apostle Peter ay sinabi na niya na kaya nga mga kapatid, yamang nalalaman na ninyo ng una. So, ibig sabihin talagang alam na ni Apostle Peter na talagang mangyayari ito. Hindi lamang po sa mga sumusunod sa kanya, kung hindi hanggang sa kasalukuyan, nangyayari din po sa atin. Na ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Yeah, talagang pinagdiinan talaga niyang magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masama, okay, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Pero ito ang encouragement, encouragement ni Apostle Peter na sinabi niya sa verse 18, datapuat, magsilago kayo sa biyaya
at sa pagkakilala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sumasakanya nawa ang kaluhalatian ngayon at magpakailanman siyang nawa. Amen. So, bigyan ko po ng acronym. Dito po ako mag-consecrate doon sa word na GROW. Acronym na GROW. Okay? Una, letter G. Get on your knee and pray. Okay? Nung maliit pa tayo, nung mga bata pa tayo, experience ko yan sa aking mga magulang na kung nagkasala po kami sa aming mga magulang, andun po yung pinapaluhod po kami doon po sa kwarto at matatanggap namin yung disiplina ng aming mga magulang. Ganyan ang nangyayari nung maliit pa kami hanggang sa hindi namin makakalimutan yung mga disiplina na natatanggap at naranasan namin sa aming mga magulang hanggang ngayon sa aming pong ngayong edad na ito na tayo ay tumanda na at hindi natin makakalimutan yan. Then, sa Bible, marami pong karakter sa Bible na talagang nanikluhod at nanalangin. Kasi pag nakita na ng Panginoon na ang kanyang anak ay lumuhod at nanalangin, natutuwa po ang Panginoon. Hindi lang po sa physical na magulang, kundi higit sa lahat, ang ating spiritual na magulang na yun ang ating Panginoon. So, si Daniel, sa Book of Daniel, chapter 6, verse 10, ay talagang lumuhod talaga siya at nanalangin 3 times daily. Sapagkat nung nalaman niya ang decree ni King Darius na kung hindi susunod sa decree niya, ay talagang itatapon sa Den of the Lion o sa yungib ng mga leon. O yun nga, na tapon nga si Daniel sa yungib ng leon. Pero talagang andun yung kanyang nanikluhod siya at nagpipray sa Panginoon. Maging man po sa Book of Acts, si Stephen, sa Book of Acts chapter 7 verse 60, at nung siya ay pinipersecute talaga ho siya. At sinabi talaga ni Stephen na at siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas ng tinig sa Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. So talagang andun pa rin yung prayer ni Stephen na Panginoon, huwag mong iparatang itong kasalanan na ginawa nila sa akin hanggang siya ay namatay. Maging man po sa kay Pablo, kay Apostle Paul, naranasan din po niya na yan, na nung siya ay paalis na sa Book of Acts chapter 20 verse 35 and 36, na sabi nga ni Paul, mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap. At nang nakapagsabi na siya ng ganon, ay nanikluhod siya at nanalangin. So nandun talaga yung nandun yung pagpapakumbaba kapag ikaw ay nanikluhod at nanalangin. Maging man sa ating minamahal na Pastor Melvin Pascual, nakikita natin sa ating mga matayan na sa kanyang prayer ay nandun talaga na nanikluhod din siya, lumuhod siya sa pulpito. So salamat sa Diyos, maging man sa bawat isa, ito po ay dapat gawin natin sa ating pong prayer at upang sa ating prayer ay makikita ang humility sa ating pong buhay. Okay? So, pangalawa, letter R. Read your Bible daily. Okay? Book of Acts. Book of Joshua 1:8.
Very familiar na verse po ito. At ito po ay isang kuman talaga po na huwag malayo ang salita ng Panginoon sa ating mga bibig. Kailangan nating basahin ang Biblia sa ating pong buhay. At alam po ni Joshua na kung sino po ang susundin, ito ay kaparaanan ng kanyang pag-prosper. Okay? Bilang mananampalataya, anak ng Diyos, huwag natin kalimutan na basahin ang salita ng Panginoon sapagkat ito po ang pagkain ng ating buhay espiritual. Pangatlo, letter O, offer your body as a living sacrifice. Romans chapter 12 verse 1 na tayo ba lamang ay parang pupunta tayo sa church, uupo, makikinig at uuwi? Hindi po. Kasi sa ating pong pag offer ng ating katawan as a living sacrifice, ito po ang katuwaan ng Panginoon na gagawin po sa bawat mananampalataya. 100% yung kanyang pagsasacrifice sa gawain po ng Panginoon. Maging mga ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay 100% na talagang ibinuhis niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. At yung pang-apat na W, worship in spirit and in truth. Alam po natin, John chapter 4 verse 24, God is a spirit and they that worship Him must worship in the spirit and in truth. Bilang mananampalataya, paano po tayo magsilago kung tayo po ay hindi manalangin? Paano po tayo magsilago kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Panginoon? Bilang mananampalataya, paano tayo magsilago kung hindi tayo ibigay ang buo nating katawan as a living sacrifice? Then paano po tayo lumago sa Panginoon kung hindi tayo mag-worship in the spirit and in truth? Pupunta tayo sa church minsan, late pa, at nagmamadaling umuwi. At minsan ako po ay hindi ko naman inaangat yung sarili ko. Misis ko talagang maaga pa lang sa araw po ng Linggo. Talagang maaga siyang gumising. At talagang ito na ang nakakaano talaga sa akin na talagang maaga kang aatin. Kiwala pa sila, kinandyan na sila. Talagang aagahan mo talaga siya dahil gusto mong maikatagpo mo ang Panginoon sa maagang kaparaanan sa pagsasamba. So, bilang isang mananampalataya, tayo po ay magsilago sa gawain ng Panginoon upang makita ang mabubuting gawa sa buhay bilang mananampalataya. Purihin ng Panginoon sa gabing ito, nawa ang salita ng Panginoon ay hindi po nakakalimutan. Makalimutan man niyo ako, bilang inyong kapatid sa pananampalataya, ang salita ng Panginoon huwag ninyong kalimutan. Basahin sa araw-araw at manalangin sa Panginoon upang lumago tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin saglit. Salamat Panginoon sa iyong salita o Diyos. Salamat na ikaw Panginoon ang Diyos na aming nakilala at ikaw po ang nagbigay sa amin ng buhay. Buhay na magamit sa paglilingkod sa iyo. Ikaw ang siyang nagturo sa amin sa magitan po niyong salita. Gabayan mo kami, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pangunguna sa gabing ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang online prayer meeting, maging man ang bawat isa sa inyong mga anak sa gabing ito, O Diyos. Salamat sa iyo. Ito ang panalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin ang Panginoon. Salamat sa magandang mensahe niya, no? Grow in the service of the King. So, salamat sa Panginoon. At ngayon po ay dadako na ho tayo sa praises, thanksgiving, and prayer request. Ano po? Preacher Edgar, pakilista po yung mga prayer request po nila. Ano po?
at kayo po yung mananalangin. Okay, tawagin ho natin si Sister Cathy. Hi, hello po. Good evening po. Una po sa lahat ay Panginoon sa araw-araw na pagbibigay niya ng kalakasan sa buong isang linggo na pag-iingat niya rin po. At sa mga tagdampa, sa mga bata na patuloy na iniingatan din po sa pagpasok po. At maging kay Jess sa kanyang pagtatrabaho at sa pagdadrive po niya, yun po ang pag-iingat ng Panginoon sa pagdadrive. At prayer request po ay patuloy po na ang panalangin naming mag-asawa ay patuloy na mas lalo po kaming gamitin po ng Panginoon sa kahit na anong nararanasan sa buhay ay mas lalo pa pong magpatuloy sa Panginoon at kung ano yung mga purpose niya sa bawat isa sa amin, maging sa mga bata, yun po. At maging sa pag-aaral nila, mga provision po at mga pangangailangan ng financial din po. Salamat po sa lahat sa mga panalangin niyo po sa aming pamilya. Thank you po. Okay, salamat, Sister Cathy. Diyan ba si Kuya Jess? Wala pa po. Ah, wala pa ba? Sige, sige, sige. Salamat. Okay, tawagin po natin si Kuya Don Ray sa malayo ng lugar ng DRT. Kaya si Ate Melia. Ate Melia, good evening. Good evening po sa lahat. Oh, kamusta na? Happy birthday to you. Yun, no? Blout na yan. Ayan, salamat sa... Happy birthday to you. Dalawa na umaawit sa iyo. Hindi ka pa sinasabi. Happy, happy birthday. Pagkain niyo. Happy birthday. I miss you. Wala siyang handa. Marami siyang handa. Naghuhukay siya ng nakaraan eh. Daming papaya, pastor. Tsaka kamote, dami. Ngayon, yung nag-inuhukay niya. Huka. Sarap to lang. Talaga. Yun, salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin at sa panibagong taon na dinagdag niya sa akin. Salamat sa kalakasan na patuloy niyang pinapahiram po sa akin. Yun po yung Thanksgiving. Tapos, praises. Yung 2 weeks before ako mag-birthday, yung isa lang yung prayer ko. Sabi ko, Lord, ibigay niyo po yung desire ng puso ko, yung na iregalo niyo po sa kaarawan ko. Yung tinugon ni Lord, yung pinag-pray ko. Yung pastor, nandito na po sa amin, pastor, nakuha na po namin. Yun. Kaya, yun, salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Good Monday. Sunday pala. Paso. Paso pa, pastor. Ayan, Kuya Dan. Yun. Salamat sa kabutihan ni Lord sa pagtugon ng panalangin. Yun. At saka yung kalakasan espiritual, yun po yung prayer request namin na patuloy kaming magpagamit or patuloy yung spiritual na buhay namin, hindi manghina. Salamat sa pagpapala ni Lord sa bawat isa sa amin. At sana makabalik kami ulit. Yun lang po. Salamat po. Okay, salamat. At may si ate. Si Kuya Don Ray. Si Ate Don Ray sana sabihin ko eh. Kuya Don Ray. Hello po. Good evening po, sir. Sorry, Kuya Don Ray. Ano, munti ka na maging ate. Ilang po. Yan po. Pagpapag lang po. Ano po. Financial po, pastor, tsaka salamat din po ako sa kaibigan ko na tumulong po sa akin. At sa pag-iingat niya po sa amin.
Yun po, tsaka yun, isa lang din po ano ko po yung pagparestro din makapasok sa Grab. Inaano pa po ng kaibigan ko po. Katapusan po siguro may ano po niya ako, mabigyan niya po ako. Tulungan niya po ako. Yun po sa ano, yun po, pag-iingat po sa amin araw-araw, tsaka lagi pa kasi akong inuubo dito. Malamig tsaka mainit. Yan lang po, Pastor. Salamat po. Balik ka na ng karuatan. Hindi ka inuubo rito eh. Hindi ka sanay dyan. Masyado malikabok dyan, inuubo ka. Lakas po kasi yung hangin dito, Pastor. Yeah, may kasamang alikabok yun. Bawal ka dyan. Hombre, bumalik ka na. Yung biyaya mo sa airport, sa akin pupunta. Opo. Nandiyan ka pa naman eh. Hindi na po yung mga bumalik ka na. Nariyan ka. Saka lang po, pag okay na po. Soro. Bumalik ka na rito, sumagdala ka ng papaya, masarap yung kinakain mo kanina eh. Meron pa po, kakapitas ko lang po kanina dalawa. Ayos. Alam mo, ano na lang kami. Marami pong papaya at kamote dito. Kalating sako binigay po sa amin nakaraan. Sarap yun. Sige, na lang ka papaya. Sagot namin yung manok. Papaya kahit isang sako, marami po dito. Tapos nakaraan po, saging binigyan din po ako ng saging ng kaibigan ko po dito. Dasang presik. Marami kang native na manok dyan. Magdala ka na rin. Ah, hindi pa po pwede. Maliit pa eh. Maliit pa ba? Sige. Salamat kay Don Rey, ha. Ingat po. Thank you din po. God bless po. Sana magkita-kita ulit tayo sa church, ano? Hindi na sumagot. Okay, salamat po. At tuloy po tayo. Tawagin naman po natin si... Ate Bing. Ate Bing, good evening. Good evening po. Oh, good evening po. Go ahead po, Ate Bing. Opo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga kabutihan sa bawat araw. Salamat sa isang linggo po ulit. At nagpapasalamat ako sa pagtugon ng Panginoon yung last Wednesday na sabi ko ay mabigyan ako ng Panginoon ng assistant sa pagtuturo doon sa mga bata dahil yung pong maliliit ay more than 20 at nagpadala ang Panginoon yung aking pamangkin na si Esme. Nga po sa Saturday ay may ipagkaloob din ulit ang Panginoon, provide din ulit ang Panginoon, hindi ko po alam kung sino. Pero salamat sa Panginoon. Napakabuti niya po. Talagang siya ay alam niya yung pangailangan natin. At patuloy na wisdom sa pagtuturo ng bata. Kalakasan din. At yun ding yung ginawa ng Panginoon sa akin last year, January 24. Yung kabutihan ng Panginoon na pinaranas niya sa akin. Napakabuti ng Panginoon dahil isama ng pagmamahal, pagtutuwid, pagtuturo. Dahil ayaw ng Panginoon na ako ay manatili sa hindi paggawa ng kalooban niya. Kaya papasalamat ako sa kaibang pag-iingat ng Panginoon sa akin noong taong yon, noong January 24, 23. Isang taon na po ngayon. Salamat sa Panginoon. At meron po kaning kahilingan, yung pong title ay February 12 po, ang release. Medyo natagalan. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat naka-schedule sa Panginoon lahat. Ang kanyang kalooban sa kanyang mga anak. At ang aking pong kahilingan ay patuloy na provision po kay Louis sa kanyang pag-aaral. Natutuwa po ako din sa batang ito. Sa kabila ng kakulangang pinansyal ay nagpapatuloy siya. Kanina ay sabi niya, tita, nakapasok ako. Sabi ko, saan ka nakakuha ng ano mo?
Pinadaman daw siya ng kapatid ko si Donna. Nakapagtrabaho naman si Donna. Patuloy niyo pong pag-pray yung apartment ni Ditche kasi yun po ang pinangako ni Ditche na pag-support kay Dumi pero wala po pong umuupo. At yun pong atin niya si Tenten sana ay nabalik na yung kanyang pag-support at sa kanyang kapatid kay Louie. Medyo meron silang hindi pagkakaunawaan kaya naputol po yun. Luwa ay maibalik po ng atin yan. At yung financial din needs din po namin at yun po ang isa din sa kahilingan namin. Meron po kaming unspoken prayer request ni Kuya Jimmy ngayong buwan na ito ng February. Next month. Yun po ang aming kahilingan sa Panginoon. Salamat sa mga kabutihan ng Panginoon sa buhay namin sa araw-araw. At pakisama din po si Maru, kasama po namin siya dito. Meron po siya counselor every Saturday. Ilan po. Good evening at maraming salamat sa Panginoon. Good evening po, Ate Bing. God bless po. Hindi po si Jimmy. Good evening po. Yun. Hindi po, go ahead po. Kay Jimmy. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Kalakasan dahil yung noong linggo pa itong aking leg, di ko may ano eh. Sa tulog. Sa stiffneck. Medyo gaan-gaan na. Saka, yun, nasabi niya ito din yung iba, yung mga sa buhay na makasama ulit sa gawain, saka wisdom ng Word of God. At waiting pa ako to sa aking schedule. Yan lang po. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa Panginoon. God bless po. Yes. Okay, salamat po kay Jimmy. God bless din po. Ano po, ha? Okay, bago manalangin si Preacher Edgar, tawagin po natin si Ate Grace Estabillo. Ate Grace, good evening po. Hello po. Magandang gabi po. Preacher Onald. Apo, magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa Lord sa napakinggan po natin na message. Ganun din po yung sa special number po ni Ate Cathy. Last ko po na napakinggan yung kantang yun nung graduation ata nila ni Yomi nun. High school or elementary. Ayan po. Salamat po sa Panginoon sa biyaya. Salamat po sa patuloy na pagkilos po niya sa amin, sa akin. Bagamat may challenges po, pero salamat sa Panginoon sapagkat siya ay nananatiling tapat at tuloy po na kumikilos po sa amin. Salamat sa Lord sa pag-ingat po araw-araw, sa pagbibiyahe, sa karunungan, kalakasan din po sa trabaho, at patuloy din na paggamit na sa akin sa ministry. Ayun po, prayer request po, patuloy po na kalakasan, provision po ng Panginoon, wisdom din po, ganun din po, patuloy na kagalingan ng Panginoon sa akin po physically. Ayun po, salamat po. Okay, salamat Ate Grace. Preacher Edgar, pakipag-pray po yung mga kapatiran natin, ng mga prayers po nila. Okay, magandang gabi sa atin lahat. Puri ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, and I show thee great and mighty things which thou knowest not. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat. Muli sa gabi pong ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pribilehyo na kami ay makadulog sa tronong niyong biyaya sa pamagitan ng aming panalangin. Salamat sa aming Panginoong Kristo na siyang nag-alay ng buhay para kami ay direktang makadulog sa iyo. Salamat Ama sapagkat mayroon po kayong mga kapatiran na patuloy po na naroon ng kahilingan sa kanilang mga panalangin. Nalapit po namin sa iyo ang aming kapatid na Sister Cathy. Ang kanya pong heart's desire ay patuloy na magamit ang kanilang buhay para sa iyong gawain at patuloy na pag-iingat mo
maging sa kay Jay sa araw-araw na pagpasok at kalusugan din, maging kay Kati at patuloy mo rin tanganan, maging si Jaja, maging si Jake, at patuloy mo bigyan ng kalakasan at karunungan maging sa kanilang pag-aaral, at patuloy na ingatan mo na ilayo sa anong mga sakit at karamdaman. At patuloy namin hinihiling, Panginoong, kalooban mo sa mga anak mong ito. Ikaw ang patuloy na tumangan, maging sa aming mga plano, mga desisyon, ikaw ang patuloy na tumangan. At dinadalain ko rin, dakilang Diyos, maging sa gabi pong ito, patuloy mo tanganan ang bawat isa po sa amin. Maging Panginoon ang aming kapatid na si Sister Emelia, na salamat Panginoon sa karagdagang taon na pinagkaloob po sa kanya, at salamat din Panginoon sa katugunan ng mga panalangin at kanilang mga hinihiling sa iyo. Ang kanya pong kahilingan ay patuloy na paglago sa kanyang buhay spiritual, at yung kalooban mo maging sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, maging kay Dries, maging kay Don Ray, at dalain ko rin Panginoon ikaw ang patuloy na mag-provide maging sa kanilang mga pangailangan, at bigyan mo sila Panginoon ng karunungan sa mga desisyon na kanilang gagawin. Ngayon din kay Don Ray, salamat sa kapatid po namin ito na patuloy mong gamitin ang kanyang buhay, ang kanya pong kahilingan ay ang pinansyal na pangailangan, at yung pagpaparehistro ng sasakyan Panginoon, at magamit po ito sa paghahanap buhay, maipasok sa Grab. At dalain ko rin Panginoon na patuloy na pag-iingat mo kay Don Ray sa kanina pong pagsasayos nito, at maging maayos ang lahat sa biyaya mo Panginoon. At dalangin din po namin na muli po namin silang makapiling sa panambahan kung Linggo, sapagkat ito Panginoon yung katuwaan ng bawat isa na kami ay isama-sama sumasamba sa iyo kung araw po ng Linggo. Patuloy ko rin live si Panginoon, maging anak na si Ate Bing Panginoon. Salamat po sa mga panalangin na patuloy mong tinutugon, patuloy na pagbibigay mo ng karunungan, patuloy na ang kanilang buhay ay pinagagamit po nila sa iyo Panginoon. At dalain ko po ang patuloy na pagbibigay mo sa kanya ng wisdom na ang kanyang buhay ay gamitin mo sa pagtuturo ng mga bata, at ang kanya rin kahilingan maging kay Esme Panginoon ay gamitin mo rin sa pagtuturo, at yung pong kanilang pagsasaayos ng titulo Panginoon ay ikaw po ang magbigay na maging maayos po ito sa tamang panahon, at yung mga tao na dapat lapitan ay ikaw Panginoon ang magbigay upang lahat ng ito ay maging maayos. At salamat din Panginoon maging kay Louie na sa kanyang pagnanasa na makatapos sa pag-aaral kahit kulang ang support. Dalain ko po Panginoon na patuloy mong tanganan maging yung apartment ni Diche na maupahan po ito upang nga patuloy na matugunan ang pangailangan na kanilang pamangkin. At meron din po minsan mga hindi pagkakaunawaan, ikaw Panginoon ang tumangan. Gayun din, meron po siyang kahilingan, mga unspoken prayer. Ano naman ito Panginoon, ikaw patuloy na tumugon, ikaw ang patuloy na sumagot. Maging kay Jimby, patuloy mo tanganan ang anak mo ito, at sa kanyang pag-aaral, pagtrabaho, ilayo mo siya Panginoon sa mga taong walang pagkakilala sa iyo, kundi bakos bigyan mo po siya ng mga kasama, mga kaibigan na kung saan ay sila ay malalapit sa aming Panginoong Kristo. Gayun din kay Brother Jimmy Panginoon, patuloy po nalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa anak mo ito na naroon sa kanyang buhay, ang kanyang pagnanasa na patuloy mong magamit para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Naroon, Panginoon, ang kanyang kahilingan, yung pong pananakit ng kanyang leeg, gawa ng stiff neck. Ikaw, Panginoon, ang umipo at bigyan mo, Panginoon, ng kaginhawahan, at maging Panginoon yung kanyang mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang umuusap sa kanila, at gumamit ka, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, upang sila ay mabahagilan
ng iyong ebanghelyo. Gayun din, Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan sa iyong mga salita, Panginoon, at patuloy mong gamitin na mong ito para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Gayun din, Panginoon, yung kanyang kahilingan, yung pong kanya pong schedule, kung kalooban mo, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, na magbigay ng tamang barko na kanyang sasakyan at ikaw ang patuloy na gumabay, pumatnubay, mag-ingat, magbigay ng karunungan sa anak mong ito. Katulad po rin nilalapis si Panginoon, maging si Sister Grace. Salamat sa anak mong ito, Panginoon, na naroon ng mga talento na ginagamit mo, Panginoon, maging ang kanyang pagtugtog sa choir, pag-MC. Salamat sa karunungan na binigay mo sa anak mong ito na hindi niya naman sinasayang at pinapagamit niya sa iyo. Kaya naman, Panginoon, dalain ko po ang patuloy na pagpapala mo sa anak mong ito. Patuloy mo po siyang ingatan, gabayan, patnubayan, meron pong mga nais, mangyari sa buhay. Ikaw, Panginoon, ang tumugon, pagsasaayos, sa mga dapat ayusin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbigay sa kanyang kalakasan, karunungan, at ang kanya rin kahilingan na yung provision, mga pangailangan, at patuloy na kagalingan din sa kanyang mga naramdaman, sa katawang pisikal. At dalain ko rin, Panginoon, maging sa kanyang pamilya, patuloy mong tanganan, maging si Noemi, si Ephraim, maging, Panginoon, si Ate Nori, patuloy mong po siyang bigyan ng kalakasan, karunungan, at gamitin mo para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Maging si Preacher Art, patuloy mong gabayan, patnubayan, bigyan ng kalakasan, karunungan, pag-iingat mo sa kanyang pagdadrive sa araw-araw, paghatid, pagsundo sa kanyang mga anak. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng mga anak mong ito ay meron na po kami mga naramdaman. Pero salamat sapagkat nagagamit mo pa rin, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Ama, salamat po ng maraming maraming sa iyo sa patuloy na paggabay, patnubay mo at sa mga kapatiran po namin na hindi po namin nakasama ngayon, Panginoon, maaalala po nila ang kahalagahan na kami ay sama-sama dumudulog sa trono ng panalangin. Ama, salamat po ng maraming maraming sa iyo. At misan pa, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, puri ng Panginoon sa mahita panalangin na yan. Po. Okay, tuloy po tayo sa ating pong praises, thanksgiving, at saka po ang ating pong mga prayer request. Ano po? Diyan po ba si Pastor Eric? Pastor Eric, kung nandiyan ka po ay kayo po ay isa sa mga manalangin, ano po, yung po mga prayer request ng ating po mga kapatid, ano po. Opo. Tawag na po tayo ng iba, ano po. Tawagin na po natin si Kuya Oliver. Andiyan mo si Kuya Oliver? Opo po, magandang gabi po. Okay, go ahead. Ang saway mo? Thanksgiving po. Lubos din ako nagpapasalamat sa Panginoon sa dinagdag niya rin pong taon sa buhay ko na blessing, biyaya pa rin ng Panginoon ng buhay. Salamat Happy sa Panginoon. Happy birthday to you. Sabi ng Lord. Happy birthday to Salamat po. Salamat. Happy birthday. Ganun na lang ba yun? Sa linggo. Salamat. Birthday. Birthday pa rin ng kapitbahay ko, hindi ko naramdaman. Wala kami dito eh. Kulay pa at magaling. Nasa trabaho eh. Hindi, salamat sa Panginoon sa biyaya na buhay at kalakasan. Tsaka yun sa family ko na maayos na mga pangangatawan at sa biyaya sa araw-araw ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Praises po, nagpupuri po ako sa Panginoon sa trabaho na aking asawa, trabaho ko na aking anak si Berna, at sa pag-aaral ng aking mga anak na patuloy na karunungan na nagmumula sa Panginoon
pati yung sa trabaho ko rin po, kahit papano ay natututo ng konti. Pero eh, yun ay lubos kong pinagpapasalamat sa Panginoon dahil pero napakahirap pa rin hanggang ngayon. Ang hirap ng ano, hirap sa posisyon na kinilalagyan ko ngayon. Pero salamat sa Panginoon dahil alam ko siya naman ang magtuturo sa akin. Prayer request po, yung pa rin yung trabaho. Medyo dumadami yung trabaho. Pakisama sa prayer nyo po na karunungan pa po, wisdom. Dahil dami ko pang di alam. Tsaka yung protection ng family ko po at yung mga unsaved loved ones na lagi po kong pinagpe-pray. Pasama pa rin po sa prayer po. At salamat po sa lahat sa panalangin ng bawat isa at sa buong pamilya ng Opener Baptist Church. Salamat po sa inyo lahat at purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po. Amen. Amen. So salamat sa iyo kapatid. Ano? At tawag pa ho tayo, tawagin ho natin si ano, Ate Nori. Nori, good evening po. Ay, magandang gabi po sa lahat. Narinig niyo pa ako? Opo, opo, malakas po. Yeah. Napakabuti ng Diyos sa buhay na binibigay sa atin. Sa araw-araw, kalakasan, kalusugan, karunungan, ng ating mga mahal sa buhay, kapiling natin na maayos naman ang kalagayan. Salamat din po, Richard Ed, sa pagpanalangin mo kay Grace. Buong pamilya na kami pinalangin. Napakabuti ng Diyos. Salamat po sa pagpanalangin. At gayon din po, pinapanalangin din po namin kayo. Huwag po kayong mag-isip na wala po nananalangin sa inyo. Dahil kahit ang ating gawain ay talagang pinapanalangin namin. Naka-assign sa amin sa mga helpmates. Anyway, talagang kahit hindi naman, kailangan natin ipanalangin dahil gawain ng Diyos. Salamat din sa pag-iingat ng Panginoon, sa aming paghatid-hatid nga kala Grace, kala Kanyomi. At gayon din sa aming paghayo, ay nakaranas din kami ni Arthur na muntik nang may na-aksidente, pero hindi kami sa biyaya ng Diyos. Yung kasunod namin, bali nung kumitpit si Arthur, although slow down lang kami dahil umuulan, na-slide siya. Siguro yung pag-iwas niya, nadula sila. And then, buti na lang hindi naman sila nadaganan ng motor. Bali, tumayo agad yung dalawang sakay, tapos tumabi na sila. Sabi ko na lang, ingat po kayo kasi medyo madulas dahil umulan nga po. Actually, ano lang yun. Hindi gaanong malakas, pero syempre madulas yung daan. Kaya, salamat sa Diyos, wala namang anong nangyari. Baga, medyo nadumihan yung damit, tumayo agad sila. Hindi naman talaga yung nagasgas o may nakaano sa kanila. Tama kasi slow down lang yung mga sasakyan. Kaya wala naman nakatama sa kanila. Napakabuti ng Diyos na iningatan kami yung maging yung nadulas na nakamotorsiklo. Ayoko din maka-witness. Minsan may mga nakikita akong ano, aksidente sa daan, hindi ako tumitingin. Tinignan talaga namin bumaba si Arthur dahil siyempre katabi namin at sabi naman din ng mga tao, wala kang tinamaan. Kaya salamat sa Diyos sa pag-iingat at yun nga po, wala naman nangyaring aksidente. Medyo na-slide lang pero tumayo agad sila. Salamat po at yun po ang aking prayer request na sa aming paghayo, ingatan po kami ng Panginoon. Tunay na bagamat may mga ganun, patuloy po kaming gaganap sa gawain ng Diyos dahil ito naman po inata sa atin, sa bawat sa atin bilang mga manggagawa. Kaya purihin ng Diyos sa kanyang lahat ng papuri at pasalamat. Magandang gabi po sa bawat sa atin. Salamat, Ate Nori. God bless po. Okay, patuloy po tayong tumawag. Ano ho, tagay mo po natin si Kapsat Dani. Kapsat Dani, good evening. Sino po? Kapsat Dani. Okay, magandang gabi po sa ating lahat.
Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa atin at salamat sa mensahe ni Bishop Boy. Kinakailangan natin talagang mag-grow, no? At isa sa mga inahangaan ko tong dalawang SC na to dahil sila yung pinakamaaga na dumarating sa church pag-araw ng Linggo. Salamat sa buhay nila. At salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil noong Monday ay nakuha ko agad yung aking birth certificate. Mabuti na lang at hindi ako pumunta na doon sa QC. Dahil nung pumunta ko sa SM, right, tinanong ko kung paano kung merong mali. Eh sabi, siguro din daw dahil masasayang yung 200 na ibabayad ko kung may mali sa... Kaya hindi ako sigurado kasi yung ilalagay ko na pangalan. Kaya sabi niya, punta ka na lang sa kwan, sa QC para may ayos mo kung meron kang ayusin, sabi. So, nung umalis ako sa SM, inisip ko na pumunta, unahin ko yung SSS dahil hapon na eh, alas 2 na eh. Pupunta sana ako diyan sa Paso de Blas sa may SSS. Eh, nadan ako sa lumang munisipyo, City Hall dito sa Valenzuela. biglang naisip ko na meron palang kwan doon. Kuha ng birth certificate sa second floor. So, dumaan muna ako. Nagtanong-tanong. So, tinanong, sabi nila is 15 days bago makuha. Pero kung meron daw akong national ID, makukuha ko rin agad-agad yung araw na yon. So, ang problema, hindi ko dala yung aking national ID. Umuwi pa ako. Pagdating dito sa bahay, di ko mahanap. No? So, ang dala-dala ko lang ay yung papel na yung kasama nung yung papel na ibinaya pinadala sa akin. So, yun ang dala ko. Sabi ko, nawawala po yung ID ko eh. Pwede po ba ito? Sabi ko, sabi, daling ko daw doon sa palipapa-verify ko. Then, nung pina-verify ko, so binigyan uli ako ng temporary ID. Pero, pares lang din daw yun. Tsaka yun sa original. So, pumunta ako at nakakuha ko naman. Kaya lang, yung inilagay ko na pangalan, iba doon sa pangalan na lumabas sa register doon sa birth certificate ko. Kaya sabi ko, iba yung pinag-up ko. Anong pangalan? Anatasio. Anatasio yung pangalan. Pero parehas yung sa nanay ko, parehas doon sa mga lolo't lola ko, mga pangalan, pati yung mga middle name. So yun yung aayusin ko siguro pag alamin ko sa SSS kung ano ba yung naipasa ko sa SSS na pangalan. Kung magkaiba, sabi naman pwede siguro akong magpagawa ng affidavit na yung magkaiba na pangalan ay isang tao. So pupunta ko sa SSS bukas. Nawa makakuha ako ng aking record sa SSS kung ano yung mga naipasa ko noon. Kasi hindi ko na matandaan eh kung ano yung mga naipasa kong mga pangalan noon. So yan pa yung prayer request ko na maayos ko bago matapos ang March na may pasa at ng requirements ko sa SSS. At salamat din sa Panginoon dahil yung sakit dito sa tagiliran ko ay nawala na sa kapapahid-kapapahid ng mainit.
No? Siguro nga lamig lang yon, pero hindi pa naman, hindi naman, meron lang siyang, kung ano, meron lang mga angulo na pag kumilos ako, eh, doon nakakaramdam ng sakit. Parang biglang may tumutusok. So yun, pag-pray po natin yun, tuluyan ang gumaling yung aking tabiliran. So maraming maraming salamat po at yun naman po ang aking prayer request. Okay, salamat yeah. Kapit Dani. Andiyan si, ano, si Marita. Nandiyan ang pangalan niya eh. Siguro tapos na siya sa kanilang meeting. Okay, tawagin natin si Ate Marita. Ate Marita. Gandang gabi. Yun. Good evening. Oo, meeting kasi. Ay, naku. Hello. Thanksgiving, yung pag-iingat ng Panginoon. At yung araw-araw namin na buhay ay nararaos. Bukod doon, meron ko akong answered prayer. Complete package na lang ang hinihintay ko. Yung prayer ko na tungkol dun sa aming paglipat ng grant, ay nakausap ko na po yung SD kanina, nakausap ko na si BM. So, soon as possible, mangyayari na po yung aming request na talagang magkaroon kami ng totoo naming bahay, totoo naming branch. Hindi kami yung, hindi pa kasi kami legit adapted ng other branch, no? So, masyado na po akong apektado, maging yung mga agent. Parang ano, ang nangyari po ay parang welga. Wala po nito trabaho. Walang production, walang active agent. So, ang una naging critical dyan is ako. Yung aking composition. Kaya ilang ano po akong hindi na pagkakatulong, no? Pero nahihirapan ako, tapos nagigising ako sa madaling araw. Pero sa mga oras na yun, wala akong binabanggit sa Panginoon. Hindi, binubulong ko sa Panginoon yun. Dahil alam niya yung aming sitwasyon, yan ay isa sa bread and butter namin, itong aking trabaho. At looking forward na maganda yung mangyari sa aming paglipat, mag-commit ang aming ang mga agent. At hindi ko in-expect na merong mga nagme-message sa akin from direct na hindi sila naka-under sa akin. Gawa ng paglipat ay may mga ilang agent na nagme-message na ang sinasabi ay, "Tita, sama po ako sa iyo. Tita, adopt mo naman ako." Mga ganong message. So, salamat doon kasi talaga po, sabi ko nga, ay hindi po ako nag-i-invite sa branch na doon sa mga agent na walang unit manager, walang pupuntahan branch. Hindi po ako nag-i-invite. Ako po ay nagpe-pray. At ayoko kasing yung expectation. No? Nagkaroon po ng problema yung branch namin. Talagang magulo. Mag-iisang taon na po yan sa April mula nung magpakalam si DF na retired siya. So, bumulusok po yung pagbagsak ng benta sa branch hanggang maging zero. Tapos, naapektuhan po kami lahat. Sumabay pa yung paghigpit ng company sa mga submission, sa mga ano namin, sa trabaho namin. Masyado pong stressful. Pinipilit ko lang anuhin, harapin ito. Nabiyaya po ng Panginoon. Masyado pong stressful. Hindi po ganito yung sitwasyon. At merong ibang source.
To be honest, ayoko na magtrabaho. To be honest, ayoko na. Sobrang ano. Sobrang pressure po sa akin. Pero kailangan harapin at magtiwala sa Panginoon na ay. So kanina, may sagot ang Panginoon sa lahat ng yan. Meron akong mga kausap. Yun nga, sa FD, TBM, balik dun sa paglilipatan naming pinaka-area manager. So, ipag-try na po ako, mga kapatid. Sabay-sabay po. Talaga pong... Alam niyo yung dapat kong gagawin sa... may mga ginagawa pa ako sa bahay na marami. So, ang tendency ay hindi pa ako makatulog ng matino sa totoo na. So, yun po. At sumasabay din na mayroon akong dinaramdam itong mga ilang araw. Sobrang bigat po ng balakang po. Nararamdaman ko siya sa madaling araw. Hapon, ay nagpa-check up po ako. At na meron akong ECG ultrasound. Ay, nung isang araw yun. Tapos kahapon yung lab test ko lahat. Doon sa nag-ultrasound sa akin last year, siya uli yung nag-ultrasound ngayon. At nagtanong siya kung nag-transvaginal ultrasound ako last year nung nakita niya ako. Parang may nakikita siya doon na hindi niya masabi. Kasi ang tanong niya sa akin, ano po sinabi ng doktor niyo? May ni-refer ba kayo sa ganito, sa OP ganun nila? At ang naalala ko sa kanya, parang may sinabi siya ngayon. At pagdating dito sa may tagiliran ko dito, ay sabi niya, ang laki na kung nung ano niyo, nung tawag doon, stone sa gallbladder, na pwedeng nagkukos ng pain ko sa likod, ng balakang ko. Kasi nagpa-urine test ako, wala po kong infection sa ilig. Wala. Tapos, yung aking liver ay sobrang daw namumuti. Ginanong niya naman, paano raw yung structure ng doktor, bakit parang mas namumuti. So, ang dami, no? Ang nararamdaman. Kaya, nagko-connect siya sa sakit ng ulo ko. Or marami lang talagang hinaharap. So, yun, sana po ay pagbalik ko sa doktor, babasahin po yun. Pero yung nag-ultrasound kasi, yun yung mga diniscuss niya na kasi nakita niya last year, parang bakit hindi nagbago. Malaki na po yung aking ina-advise po yun last year, yung aking gallbladder ay operahin, tanggalin po yung bato na yun. Pero sabi ko nga, ngayon ba sasabay yan? Ngayon ba sasabay? So, prayer lang po na huwag naman, kasi sabi ni Malu, nabanggit ko kay Malu, bago daw siya operahan, ito yung mga symptoms niya. Pananakit niyan, yung likod na yun. And then, sobrang stressful nga kahapon pagkagaling po ng laboratory, yon. Si tatay naman po ay dinala sa ospital for check-up sana namin. Hindi namin na-expect na nag-emergency siya, need to confine. So, naka-confine po si tatay ngayon. At ngayon ay ililipat po ng ospital ng Tala. Nasa NKTI po siya ngayon. Hindi po siya nadadialysis dahil dun sa kanyang kondisyon na panghihina, hindi po kumakain. Kaya, isa po sa prayer request yun, maayos na si tatay, pero may biglang ganun. Yun po. Salamat po sa inyo, ang daming prayer request na salamat sa Panginoon na meron tayong pinagsasabihan ng lahat ng yan. So, yun lang po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Salamat po, Ate Marita.
Okay, tawagin lang po natin si ano, Ate Gemma. Ate Gemma, good evening po. Pass mo na siya. Ah, dito siya, pero pass mo na siya. Ah, okay po. Si ano po, Ate Evan, dyan po ba? Eva. Eva. Wala. Wala siya, Eva. Wala din po. Sino po ba hindi ko natawag? Bukod sa mga preachers. Ate Vanji. Oo, tama. Na, sige yan po. Sa Ate Vanji. Sige ba, Ate Vanji, kayo na po. God. Sabihin po. Mahina po. Good evening po. Yun. Sige po. Thanksgiving, nag-start na rin po yung aming school kahapon. Esensya na po, medyo malat pa po. nag-start yung dalawang subject kahapon at nagpapasalamat ako dahil kahit pa paano, kahit malat ako, nakapagsalita naman po ako. And then... Hirap sa'yo pa na yung concert mo, ganyan boses mo. Hindi, ano to eh. Pinalitan kasi ni Eric yung gamot ko para sa acid ko. Nag-iba siya ng brand. Tapos nagtaka ako nung Sunday, ilan na lang naging ganito yung boses ko. Eh, Sunday lang mo ng maga yun ang pininom ko. Sabi naman niya, hindi naman daw connect doon. And then, ang nangyari, kahit na ganito yung sitwasyon ng pananalita ko, at least naintindihan naman nila yung sasabi ko. At isang pasasalamat pa yung kanina, salamat kay Ate Chona kasi meron siyang sinabing gamot. Lakas po akong tulog maghapon. Nakatulog ako ng 1 a.m. Nagising naman ako ng alas 4 ng madaling araw. Hanggang kaninang pagkainom ko nung gamot na yon, maya-maya inantok ako. Mga 6 na yun, dad, no? Ngayong hapon na ako nakatulog. At least naka 2 hours ako nakatulog. Isang pasasalamat yun sa Panginoon kasi masakit na ng ulo ko. Sabi ko, paano ako matutulog? Hindi talaga ako, kahit anong higa ko, hindi ako makatulog. Sabi ko, ano ba iniisip ko? Wala ako iniisip. Yung ano naman, yung mga assignment naman na binigay nila, Pastor. Okay naman, sabi ko. Ang hirap lang, syempre, alamin na marami ka nararamdaman. Sama niyo po ako sa prayer niyo yung ano yung kasi mas mababa yung dugo kong pula kasi doon sa puti. Kaya daw sabi ni Ate Chona kung ganito rin daw siya hirap matulog. Tapos sa naisip ko nga yung sitwasyon ni Eric. Yan. Kumbaga, hindi lang yung sarili ko naisip ko, kundi yung asawa ko. Lalo na pag bumabiyahe. Siyempre, mas matindi sa kanya, nasa lansangan siya. Yung kanyang high blood. Ako nandito ako sa bahay kahit na medyo may uga. Minsan may uga kasi yung bahay. May uga ako. Kala mo lumilindol. Upo lang ako. Nag-ano lang ako. Kasi wala akong kasama dito sa buong maghapon. Makagkaroon na ako ng kasama pagka ano ko lahat ng hapon kasi nandito sa Eric. Yan ang ano ko.
Pero lagi ako nag-pray sa Panginoon na sana maging maayos na yung katawan ko. Ang hirap din ng sitwasyon ng gano'n. Yun, isa yun sa mga prayer ko, yung aking sarili. Yung pa ako, sa payan, na kahit na anong pain reliever na inumin ko, kahit malakas siya, may pain pa rin ako nararamdaman. Kaya tinigil ko yung malakas kasi yung sigmura ko naman ang inaatake. Kaya nagbabiogesic na lang ako. Yun po yung mga sitwasyon. Salamat naman ako dahil kahit pa paano yung mga anak ko, pag nauwi ng bahay, sila na yung gumagalaw sa bahay, sila na yung nag-aasikaso. Tulad yung aking bunso, siya na yung nag-uhugas, siya na yung lahat, ginagawa niya. Maski si Yunis, ginagawa niya kahit pagod na sa trabaho. Isa yan sa mga ano ng mga kapahingahan ko rin kuminsan. Tsaka ngayon, hindi na bumiyahe si Eric, siya na bahala pagising ko. Ginising na lang ako, sabi ko nga, pag natulog ako, huwag muna akong gisingin. Kasi gusto ko talaga matulog. Pero ginising ako para makainom naman ako ng gamot. At saka, ang isa pang prayer request ko, yung mga plano ng mga anak ko, ayusin ng Panginoon. May mga plano kasi na kahit na ano, iba na kasi mga plano nila sa buhay. Yan talaga, kailangan mo silang palayain bilang isang manlalakbay dito sa mundo ito. Pero sana gabayan ng Panginoon lahat yun, lahat ng mga plano nila. Sa pag-aaral ni Gary, sa pag-aaral ko, kung ano man yung kalooban ng Panginoon, yun naman po mangyari. Yun naman po, salamat po. Okay, salamat Ate Yvangie. Pastor Eric, pakipag-pray na po yung mga prayer request po ng mga kapatiran. God bless po. Good evening po sa ating lahat. Gaya po ng panalangin ni Jeremiah na sinabi ni Richard Edgar na yung napaka-familiar. Pero mayroon pong verse dito sa verse 6. Kung hindi naman pong titignan yun. Yung sa verse 6 niya. Nandun to sa ano, sa pinto nun ni Dr. Perret. Sabi ron, narito ako, magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y nagpapahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. So sabi ng Panginoon kay Jeremiah, andun yung kagalingan kung tayo lang ay wala ng palataya sa kanya. Kasi dito sa verse 3, dito mismo ang Panginoon ang salita kay Jeremiah. At hanggang sa verse 6, habang nakakuno sa Jeremiah. So, hindi siya nasa magamit ko sa pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, narito ako. Ako'y magdadala ng kagalingan. At kagamutan, aking agamutin sila. Aking magpapahayag sa kanila, di kawasang kapayapaan at katotohanan. Sabi ng Panginoon, nandiyan siya palagi. Usapin lang natin siya. So, tayo manalangin. Dakilang maraming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po, Panginoon, ay ito sa puso nagpupurit, nagpapasalam. So, biyaya, kabutihan mo, kagalingan, patuloy mo pinagkakaloob, Panginoon. Sa tunay po, Panginoon, na gaya ni Jeremiah, kami po naniwas. Sa kagalingan, kapayapaan sa bawat kuluhan na dumarating, Panginoon, sa bawat kapulangan. Sa bawat sitwasyon ng buhay namin, alam namin, Panginoon, nariyan ka. At nagmamalasakit ka. Ngunit sa kabila nun, Panginoon, nandun, Panginoon, yung pagbabaliwala na. Nandun, Panginoon, nang usap ka, Panginoon, sa amin, kagaya kay Jeremiah, na ikaw ay aming pagtiwalaan. Ngunit nandun, Panginoon, hindi namin pagtitiwala. Nandun din po, Panginoon, hindi namin pagsunod sa iyo.
andun din po, Panginoon, yung pag-iyan na inaasahan mo sa amin. Ngunit andun din po, Panginoon, yung katigasan namin mga ulo. Ang dalangin, patawaran, Panginoon, sa amin mga pag-ulang. Ikaw siya patuloy na kumilos. Magpagaling, Panginoon, sa bawat may karamdaman. Gaya po, Panginoon, rin mo si Oliver, aming dalangin na patuloy ang pagkilos, Panginoon, sa kanya sa kanyang trabaho. Aming dalangin na patuloy mo siyang bigyan ng katalinuhan na nagbumula sa tunay po, Panginoon, sa kanyang puso at isipan, mahina, at marami pa siya, Panginoon, hindi alam. Ngunit ikaw yung Diyos ng karunungan, ang Diyos na pwede namin asahan. Naging sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang mga anak, ay aming dalangin patuloy ng pagkilos, Panginoon, sa kanya. Patuloy mo, Panginoon, na sila yakapin, papalapit sa iyo. Pagiging Panginoon yung kanyang asawa na nasa ng puso, Panginoon, na itong anak na ito. Gaya na sabi mo, di ba, Panginoon, magpakaligaya kami, Panginoon, sa iyo. Ibibigay mo yung nasa ng puso namin. Nasa ng puso, Panginoon, ito. Kanyang mga pamilya, kanyang mga anak, yung mga kasama niya, Panginoon, sa Diyos. Pagiging Panginoon yung may bahay. Pagiging Panginoon yung kanyang mga mahal sa buhay na wala pang pagkakas. Pwede po, Panginoon, sa atin, Nori. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila. Sa paggabay mo, Panginoon, pagbigay ng mabilis na reflex, Panginoon, kay Richard at sa kanyang pagmaneho. Na nandun, Panginoon, yung patuloy pag-iingat, Panginoon, sa kanila. Pwede po, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Aming dalangin ng patuloy yung paggabay at pagkilos, Panginoon. I-pray, maging Panginoon kay Naomi, maging Panginoon kay Ate Grace. Aming dalangin, Panginoon, patuloy mo. Paghawak, Panginoon, sa pamilya ito. Ganyan po, Panginoon, kay Pritchard. Ikaw ay siya patuloy ng umahit, uminos, Panginoon, sa kanya. Ganyan po, Panginoon, sa aming kapatid na si Danny, Panginoon. Yung kanya, Panginoon, nilalakad, Panginoon, sa kanyang birth certificate. Aming dalangin, ikaw yung Diyos na kayusan. Ikaw yung Diyos na mag-aayos, Panginoon. At, Panginoon, sa amin, sa iyo ka namin, ang pinagkakatiwala, yung kanya, Panginoon, kabalisan. Yung kanyang Panginoon mga alahanin, Panginoon. Maging Panginoon kanyang pamilya, kanyang mga anak sa kanyang pag-aaral. Aming dalangin po kayong mag-provide, Panginoon, sa kanila. Pwede po, Panginoon, sa kanyang pag-asama. Panginoon, may ako siyang nararamdaman. Alam namin po, Panginoon. Sapagkat maraming mga tao kami na sa ganitong karamdaman. Ang pakiusap niya, Panginoon, gaya na sabi mo, Panginoon, sa verse 6 ng Jeremiah, ikaw yung Diyos, magdadala ng kagalingan. Dala mo siya, Panginoon, ng kagalingan, nagmumula sa'yo. Ngayon din po, Panginoon, yung kanyang tatay, Panginoon. Pagdalangin na patuloy mo rin po, Panginoon, kagalingin, nakuhakan mo, Panginoon. Nabayan, tulungan po na sa kanilang mga pangailangan, sa pera na kanilang pangailangan. Pagdalangin na patuloy mo rin po, kilos, Panginoon, sa hindi po, Panginoon, sa aking asawa, aming dalangin patuloy po, kilos, Panginoon, sa kanyang ramdaman, sa kanyang nalamunan, sa kanyang Panginoon, mga paas. Gaya na sabi mo, Panginoon, sa Mark chapter 16, the name of Jesus, Panginoon. Panginoon, hindi pa rin kami nag-uutos sa iyo. Bagkos kami bilang mga anak mo ay nakikiusap lamang sa iyo. Hindi po po ang dalhin sa kanila yung pagkalingan, ilang pangailangan. Ganyan din po pa namin nalangin na patuloy yung pag-ilas po na sa iyong mga anak. Pag-iari sa kanilang pag-aaral, ay mga nakatabahan niya sa kanilang pag-aaral. Nakita ko po ganun yung hirap na kanyang pagsalita. Ngunit salamat, Panginoon, sa andyan ka. Parang ganyan ang katali niyo. Salamat din po po na sa aking pastor na walang sawa na nalangin sa akin. Ang dalangin na patuloy, ingat po ako sa akin. At nubay, tuloy mo kaming hawakan. Tuloy mo kaming yakapin. Patuloy mo ipalala sa amin, Panginoon. So, oras ito, hindi lamang paano kami inayayahan mo tumawag sa iyo. Magpus pang asahan namin yung dadaling ng pagalingan sa bawat sa sa ulit siya maitas pa na sa oras sa ito sa aming pampanan na lang. Ikaw ang siya kumapurihan
sa lahat ng gagawin. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamat. Amin din tinatalaga, Panginoon, sa igawain doon sa Big Night. Salamat, Panginoon, sa mga bawat bisita. Pinapadala mo, Panginoon, linggo-linggo. Salamat din po, Panginoon, sa mga bata. Patuloy na tinuturuan, Panginoon, kapalapit sa iyo. Sa goal namin, Panginoon, yung mga bawat magulang ito, Panginoon. Kaya amin din, Panginoon, tuloy na ilapit. Salamat po, Masay, patuloy na ginagawa sa amin. Patuloy ka namin pinupuri at asahan sa pagaling na dadalhin mo. Kami sa mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless po. Okay, salamat, Preacher Eric, sa marundong na panalangin po. At ngayon po ay katawag na po tayo ng mga preachers, ano? Wala na po tayong nakalimutan ang iba, ano? Okay, tawagin na po natin si Preacher Art. Kayo po yung magkoklosing prayer po pagkatapos po niyo si Pastor Melvin. Pastor Melvin na po. Okay, tawagin po natin si Preacher Boy. Preacher Boy, praises po, thanksgiving, and then prayer request po. Okay. Ang pasalamat ko sa Panginoon, thanksgiving po ay anong nakaraang linggo ay nagkasakit yung pong aking motor na ginagamit at maingay po yung makina. So, hindi po ako nag-atubili. Pupunta po ako sa isang mekaniko at ang sabi niya, sira daw yung ano, sira daw yung connecting rod. So sabi ko, patay. Malaki ito. So hindi po ako nag-ano, nag-second opinion po ako. Alam po ni Preacher Edgar po ito. At pumunta ako sa Prestige na kinukuhanan ko. Eh ang problema doon sa Prestige eh schedule pa. Mga February pa, second week of February niya magawa. So ang kanyang opinion is ano, nung pinakinggan niya yung makina, pareha sila connecting rod ang ano. Eh sabi ko naman, bakit connecting rod ang sira, eh alaga ko naman yan sa langis. Abis kanya, sa tagal ba naman na gamit mo, ilang taon na? Sabi ko, 18 years na ho yan eh. Bibigay ho talaga yun, sabi pa sa akin. So, hirap naman din kung hindi ko ipapagawa sa part-time ko, lalo na sa pag-attend sa church, nagawain. Ay kung mahirap kasi pagka yun ay parang hindi na ako nasasanay mag-commute eh. Maging man si Mrs. eh. Talagang nakamotor kaming dalawa. At nagpapasalamat ko sa Panginoon na araw-araw sa aming buhay, tuwing linggo ay iniingatan kami ng Panginoon sa pagpunta namin sa church. So sa madaling sabi ay pinagawa ko. At ito ngayon na ano siya. Naayos na siya at complete recovery ng aking motor. At nakagastos din ako 6,500. So salamat sa Panginoon sa na mayroong nagpapahiram sa akin ng pera. So purihin ng Panginoon pagkat mahirap po talaga na pagkawala ng ano, lalo na pa na sumasakit minsan aking tuhod ay layo ako, nakakaalis ako sa pamagitan po ng pag-drive ko sa motor. So, purihin ang Panginoon. At ang aking prayer request po sa gabing ito ay pag-pray niyo si Sister Miriam sa masakit po ng kanyang tuhod ngayon. Maging man po ang kanyang balakang. Masakit talagang dumarating ho talaga yan sa edad namin ngayon ito. At ang mga loved ones na namin, lalo na doon sa lugar po ng Davao at maging man sa lugar po na sa akin doon sa probinsya ko sa Leyte. Marami pang mga loved ones kung wala pang pagkakilala sa Panginoon. Nawa, magpadala ang Panginoon ng anak niya, lingkod niya upang maibahagi ang salita
ng Panginoon sa kanila. So magandang gabi po sa atin lahat. Yun lang at to God be the glory. Purihin ng Panginoon. Okay, salamat Preacher Boy. Di mabilis na ngayon takbo ng motor mo. No, tahimik mo yan. Mabilis na eh. Mabilis na siya. Okay, Preacher na. Boy, pakilala mo nga ako doon sa nagpapautang. Sorry ka, ubus na. May papayos din ako eh. Gano'n ba? Papayos ko yung tagiliran ko. Tagiliran ba? Ano lang yan? Talagang ano, lamig lang ho yan. Hindi, hindi, baka connecting rod yan. Connecting lang din. Sa lumpas lang yan. Oh, sa lumpas nga. Magdaanin mo sa tapal na sa lumpas. Mawawala. Sumasakit, sumasakit din yung kwan eh, yung bulsa ko, kailangan ng therapy. Therapy. Oh, therapy. Matalino ka talaga, Kabsat. Isipin mo yung pera, ginawa mong therapy. Malupit ka. Hindi ka nag-iisa dyan, Kabsat. Oh, sige po, tawag na ho tayo ng iba. Ano po, tawagin natin si Preacher Edgar. Preacher Edgar. Magandang gabi. Purihin ng Panginoon sa mga testimony at ano. Praises, papasalamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan, patuloy na paggabay, pag-iingat. Salamat sa hanap buhay. Salamat sa bagong bukas naming dito sa harap. Yung presyo ng anak ko, salamat at nakita namin maganda naman yung outcome ng sales. Patuloy na panalangin at patuloy na maging maayos ang takbo. At salamat din sa Panginoon sa patuloy na pag-provide niya maging pangangailangan. Salamat din sa aming apo at lagi nandito sa bahay. Makulit, madaldal, pero masaya. Salamat na hindi kami pinagkukulang ng Diyos sa lahat ng mabubuting bagay. At ang aking pong prayer request ay patuloy na kalakasan din, spiritual, physical, patuloy na galingan din, maging kay Chona, yung kanyang back pain. Lagi niyang din na, yun na, araw-araw na may tapal, tapal dito, tapal doon, tapal-tapal. So, ganoon na talaga eh. At pagka talaga nakakaedad, yun na yung, doon na tayo ano, talagang kailangan natin na kalakasan nagbumula sa Panginoon. At prayer request din na patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa aking mga loved ones. At bigyan pa kami ng wisdom sa mga meron pong mga plano at sa aming hanap buhay. At iniintay po namin yung kaparaanan ng Diyos kung ano po yung dapat. At pinagtatagubilin namin sa Diyos kasi mas higit na Diyos ang nakakaalam kung ano yung makakabuti. Yun lang po at purihin ng Panginoon. Okay, salamat Preacher Edgar. Tawagin natin si Preacher Eric. Preacher Eric, good evening po. Good evening din po. Basis of Thanksgiving o sa kalakasan. Pagkampat, sabi nga sa misis ko ngayon, ay medyo parang nangangatog-gatog yung laban ko. So, kaya muna. Para huwag magtuloy-tuloy. Medyo namamaos din ako, pero kaya. Kaya naman. Dahil talagang malamig talaga yung panahon. Eh. Kaya, ano, ingat-ingat tayong lahat. Tsaka, yung twice midnight, yung request na patuloy na tulungan kami ng Panginoon sa napalaking gawain doon kasi yan, dami talagang tao.
patuloy tayo bigyan ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. At yung mga magulang ng mga batang tinuturuan ay kinakausap namin yung mga bata na willing silang gusto na yung makasama sana yung mga magulang din nila para sa church. So, yun yung mga prayer requests and then yung kagalingan ng misis ko sa karamdaman niya. At yung provision din ni Lord sa mga gamot kasi dalawa na kami nagagamot. Provide talaga ng Panginoon. Kaya patuloy na kumiti ng Panginoon yan. Sabi nga, yung sakit natin, buong ito ng mga kinain natin na sobra-sobra. So, yun yung mga bagay na nangyayari. Sabi ng doktor namin, talagang bawasan at yung mga bawal na pagkain ay huwag makulit. So, sayang yung gamot na iinumin mo kung hindi ka rin magdidisiplina sa pagkain. So, talagang one cup lang kami. One cup lang kami talaga. Sa dito, to plate. Di nga. Sa dito, to plate. One cup talaga. Kaya sabi nga ng doktor, pag lumabas ni Abs po, tigilan mo na. One cup na malaki. Hindi, maliit lang talaga. Talagang mga galit sa akin, tatlo na galit eh. Anak ko, tsaka misis ko. Pinatakalan talaga nila ako para ako preso. Nakatakal yung kanin. Huwag ka kasing kakain na kasabay sila. Hindi nga, nakabukod nga. Nakabukod nga yan. So talaga, laki lang talaga ng pinayat. Apat na kilo na wala sa akin eh. So sabi ng doktor, okay na yan. Sabi niya, pati yung pagbaba ng sugar ko, nasa 120 na lang. Dati yung 150. So yun yung mga bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon na patuloy talaga po ba yun ang Panginoon. Malat na malat ka eh, Preacher Eric ah. Ha? Malat ang boses mo. Nag-concert ka ba? Medyo malat din talaga. No, Sunday ako nagsalita eh. Kaya, oo. Kaya, medyo may tama yung hanggan. Oo. Kaya yun. Hawa-hawa na lang kami dito. Yun lang. Baka maraming malunggay dyan. Yun na lang. Pakulo mo. Inumin mo. Maganda yun. Malunggay. Yung gamot ko, meron sa atay, meron sa bato, meron sa sugar. Ito yun. Kaya hindi pwede tangay ng malunggay yun. Ay, pwede. Madami. Ikaw naman ako kumakain ng gulay eh. Hindi. Yun nga lang pambabusog ko. Kapsat eh. Walang ako sa kanin. Gulay na lang kinakain ko. Bunga ng malunggay. Dito, marami ako dito malunggay. Marami din ako bunga ng malunggay. Marami din dito. Dahon ng saging. Ang bago. Salamat, Preacher Eric, ano? Kaya na, nag-grounded na. So, tagalan po natin si Preacher Art. Preacher Art, good evening po. Yeah, good evening. Medyo may maingay, ano? Baka may nakabukas pang iba siguro. Anyway, good. Parang, ano? Parang may, ano? Yeah. Magandang gabi po sa lahat. Tunay po na napakabuti ang Panginoon at nandiyon yung kalakasan, pag-iingat at salamat dahil hindi naman tayo pinagkukulang, sapat-sapat lang. At yun nga yung pag-iingat talagang yung araw-araw ano, talagang kahit minsan nag-iingat ka eh minsan ay hindi maiwasan yung ganun ano. At yung naikwento nga ni Nori kanina, nung pumunta kami kila Brother Moses. Salamat sa Panginoon kasi akala ko, ano eh, akala ko talaga tinamaan ko yung motor. Nung makita ko, nandan talaga ta sa... Akala ko natamaan.
Pero salamat sa Panginoon, hindi pala, talagang nadulas lang. At tinignan ko, sinabi nung nando doon nakakita na hindi naman pala natamaan. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa amin, ano, araw-araw. At talagang ganun, ano, ingat talaga. Mahirap yung may ma-aksidente. Salamat din sa Panginoon sa kagalingan ng aking lalamunan. Talagang the past week, talaga kala ko kung ano nangyari. Sabi ko, yun nga, bumili pa nga ako ng sinabi ni Pastor na yung ano, yun, yung pang-spray. So, salamat sa Panginoon. Okay-okay na ngayon. Salamat sa mga nag-suggest. Ano. Although na may konting ubo pa, at salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. At ganoon din, ang aking request ay yung ano, patuloy na magamit tayo ng Panginoon, magamit kami ng aming ng aking wife, no. So ganoon din yung karunungan, maging sa pag-aaral, karunungan at karunungan din sa ano, lalo sa mga gawain, bigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. So yun nga yung spiritual growth, tama-tama yung ating team ngayon na dapat talaga tayo lumago sa salita ng Panginoon. No, salamat sa mga kaparaanan na nagagamit, ano. At ganoon din pakisama ng ating mga loved ones, ano. Matagal na kasi kundi nakaka-uwi ng probinsya. So, dati kasi halos pagka umuwi ako ay talagang naglilid ako ng Bible studies sa amin. So yun lang po. Richie Ronald, marami pong salamat at to God be the glory. Okay, salamat po, Preacher Art. Pastor Melvin, kayo na po, Pastor Melvin. Praises po. Kayo ng Panginoon, yes. Good evening, everyone. Magandang magandang gabi. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. At ating mga praises and thanksgiving. Salamat sa kalakasan. Salamat sa binibigay na pag-iingat ni Lord every day. Salamat sa opportunities sa gawain ng Panginoon. Salamat sa mga dumarating sa buhay na mga pinapahintulutan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa salita niya na ating nababasa, binubulay. Salamat sa Diyos yung nakakapanalangin tayo. Salamat sa Panginoon na meron tayo dito online platform. Salamat sa Panginoon sa SGBC. Nakakapagturo tayo. Nag-start na yung mga estudyante sa kanilang first day, last Tuesday. Bali ako ay Monday, pero yung mga third level na ako. At ito yung subject nila sa expository. At this coming Saturday, ay kasal kasi ni Chelsea, anak ni Ray De Leon, sabay doon sa bat, yung in-invite ni Pastor Pio na PCCC na gagawin sa Manila Baptist Church. So, naghahanap ng kasama si Pastor Pio. And alam kong pag sumama kayo kay Pastor Pio, ang uwi na ninyo noon, alauna, alas 12. Kaya nung nandun siya sa ginawa yung sa MBBE, sa National Baptist Day, umalis ako noon eh, maaga. Dahil kailangan may gawain. At kinumusta ko si Engineer Roy Caligtan, sabi niya. Kararating lang nila nung sumagot sa panila yung text ko. Alauna ng umaga niya. Anyway, 80 years old, malakas pa. At lumaganap pa ng gawain. Kaya minsan ay nakakahiya kaya siya. Talagang sobrang sigla siya doon. At panalangin natin ang prayer request ko.
nag-uusap kami ni Roy Caligdan, si engineer. Nag-PM ako sa iyo, Preacher Atay. Mga materials sa atin ng materials, sa atin ng labor, kasi siyempre yung labor. At andali lang naman lang gagawin yung hagdan para patakyat. At panalangin din natin ang ating... Pastor, ano ang materials ng hagdan? Ang plano? Bali, ibigay ko sa iyo rin yung ano yung materials. Kung lang siya para makita niyo. Nag-uusap kasi ni Engineer Roy. Sabi ko, baka pwede gawin na natin yung bakal. Okay. Mag ng isla para magaan-gaan. Tsaka madaling install. Oo. Mayroon okay. Siyang binigay ng mga kone. May binigay siya ng bakal, sukat. Tapos, ang sabi niya, plyboard yung apakan na, huwag bakal. Kasi mabigat kasi. Okay. Report the plyboard. Anyway, yun naman ay kwan. So, pag-pray natin yun kasi yan. So, anong sabi, Pastor? Sila ang gagawa o paano po? Oh, sila gagawa. Ah, okay. May trabaho, di ba? May nakilala yung kasama niya, trabaho. Bali, dalawa yung gagawa. Bali, kwan. Ang hiningi lang niyang labor. Pastor, ang sabi mo, plyboard yung apakan? Plyboard? Plywood. I'm sorry, plywood. Okay. Para mag-aanda. Anyway, yun lang naman na ikwan. Para mayano lang yung pag-akyat sa taas. What we are doing is how we can access sa taas na matibay pag-akyat doon, pag inayos na yung taas. Ay, ikwan, hindi na sa kabi, hindi ka sa labas aakyat. Doon ka sa loob aakyat. Kasi kanyan eh matrabaho pag sa labas ka nag lumabas sa labas ka umakyat, maglalagay ka pa ng akyatan. Saka safe sa loob basta. Oo, kaya pag sa loob mabilis yung mabilis lang yung mag-akyat ng gamit. At para sa ganun ay yung accessibility ang ating ginugol doon. At anyway, yung ating iayos. So pag-pray natin at saglit lang naman daw nila gagawin yun. Kasi simpleng yung iayos naman pa. So yun, mayroon na siya mga pinabibili na yung kagamitan ng dowel at saka ng expansion bulb yung may ibabaon sa pader. Expansion bolt. Yeah, expansion bolt pala at saka dowel. So yan po tayo ay patuloy na manalangin. Pag-pray natin yung ating anniversary, malaki yung ating beses dyan. At sabi ko nga, kahit na dito na lang tayo sa open door, hindi naman pwede dahil talagang siksikan dyan tayo. Pag tayo kasi nag-anniversary, talagang gusto pumunta mga tayo gusto mapuntahan at makasama tayo, masamahan, makipag-celebrate sila sa ating anniversary. So pag-pray po natin at wala nang imposible sa pamunta. So yan. Okay, so yun lamang mga kapatid at Ate Gemma, may pwede ka ba mag-share? Hindi na, at kasi medyo ko na siya, hilong-hilo na. So yun lamang po mga kapatid, purihin ng Panginoon. Okay, salamat po sa mga kapatid. Salamat, hindi ka marinig.
natin ang positive family. Positive family, MIBC family. Pag-try po natin mga preachers and workers na tuloy po tayong magamit ng Panginoon sa niyang upas natin. So, yun lang po at magandang gabi po sa ating lahat. Future Art, kayo na po ang mag-lead sa prayer. Then, okay, tayo po ngayon ay lalapit at dudulog sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang salita na ating pinag-aaralan. Sabi nga niya doon sa kanyang salita na kung tayo ay mananatili sa kanya, manatili naman yung salita niya sa atin, ang sabi niya, ano man ang ating hilingin ay kanyang ipagkakaloob ayon sa kanyang kalooban. Kaya tayo ngayon ay sama-samang lalapit sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoong Diyos sa aming gawain na kung saan Panginoon ay nakarinig pa kami ng mga salita, awitin, mga praises, thanksgiving, higit sa lahat Panginoon. Amin pong idinudulog po sa inyo ang aming mga kahilingan. At alam po namin, Ama, na nariyan ka at nakikinig kami noon sa aming mga dalangin. Unang-una, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay po ng aming kapatid, si Preacher Boy. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na nagpapagamit sa inyong ubas na lang. Marami pong salamat ang dalangin po namin, Ama, na patuloy mong bigyan. Karunungan na nagmumula sa inyo, kalakasan Panginoon. Karunungan na upang patuloy na magamit sa magamit Panginoon ang aming kapatid na ito. Salamat din O Diyos at nakumpuni yung kanyang motor. Salamat sa provision po ninyo at maayos na nagagamit na ngayon ang kanyang sasakyan, ang kanyang motor. At dalangin din po namin Panginoon ang patuloy na pag-iingat sa kanya, lalong-lalo sa mga hinahatid Panginoon, may mga pinipick up na gamit. At ganoon din, ang patuloy na kagalingan ni Sister Miriam, Panginoon, kanyang tuhod, balakang, langin namin Panginoon, ang patuloy na kagalingan, O Diyos. Maging yung kanyang buong sambayanan, anak si Marvin, kanyang mga apo, Panginoong Diyos, patuloy mong ingatan ang mga batang ito. Yung mga plano nila, Panginoon, mag-asawa, maging si Marvin sa lugar po ng Jordan, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay amin pong dinudulog sa iyo. Ingatan mo po, Panginoon, ang pamilyang ito. At maging si Preacher Edgar, Panginoong Diyos, salamat po dahil yung bagong pwesto po ni Christian, I'm okay naman, maganda po yung ang sales, Panginoon. Salamat po sa blessing na binibigay mo sa pamilyang ito. At patuloy mo, Panginoon, na sila ay gabayan, pangunahan, maging yung kanilang anak, kanilang apo, Panginoon, po ni Preacher Edgar. Salamat po, Panginoong Diyos, at patuloy mong gamitin si Preacher Edgar, mga gawain po ng iglesia, Panginoon, maging sa pag-evangelize, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoong Diyos, at maging sa kanya mga ginagawa, ang magse-service, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan, gabayan, Panginoong Diyos. Maging si Sister Chona, Panginoon, nakasangkapanin mo, Panginoong Diyos, ang mga ginagamit niya upang maibsan, Panginoon, yung pananakit ng kanyang balakang, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoong Diyos, ang pamilya ni Preacher Edgar, Panginoon. Gabayan mo po sila, even for their provision, Panginoon. Yung kanilang business din, Panginoon, patuloy mo i-bless, Panginoong Diyos. At ganoon din sa patuloy ng kalakasan ni Preacher Eric, Panginoong Diyos, sila mag-asawa, Panginoon, narinig po ninyo yung kanilang mga daing, patid niyo po ang kanilang karamdaman, O Diyos, yung BP ni Preacher Eric, yung sugar, at na manormalize po lahat, Panginoon. Kasangkapanin mo nga, Ama, ang mga gamot na kanyang iniinom, maging Sister Bungie, Panginoong Diyos, na kanyang lalamunan, yung sakit sa paa, Panginoon. Ipuin niyo po, Panginoong Diyos, ang kanilang lupang katawan.
Again, yung kanilang mga anak, Panginoon, pag-aaral ni Gary, trabaho ni Eunice, at sila ni Grace, Panginoon, maging si AJ sa Santa Maria, yung kanilang anak, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo, anuman po ang mga plano ng kanilang mga anak, Panginoon, ay samahan mo nga po, Panginoong Diyos. Maging sa gawain nila po sa Bignay, Panginoon, ang dalangin namin, Ama, na yung mga magulang po ng mga bata na kanilang natuturuan ay eventually, Panginoon, ay maisama rin sa iglesia upang makarinig sila, Panginoon. At kung hindi pa sila nakakilala, Panginoon, sa iyo, gamit sa kasangkapanin mo, Panginoon, ang open door sa Bignay upang sila, Panginoon, ay makakilala po sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Kaya Panginoong Diyos, gamitin mo po ang pamilyang ito, maging sa buong Bignay team, Panginoon, kasangkapanin mo po sila, Panginoong Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan, karunungan na nagmumula po sa inyo. At patuloy mong pagpalain ang gawain po sa Bignay, Panginoon. Maging si Petra Ronald, Panginoon, sa kabila po, Panginoong Diyos, batid niyo po yung layo, yung kanyang binabiyahe, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, Panginoong Diyos, ingatan mo po siya sa kanyang pagmumotor, Panginoon. Ganun din, tuwing Linggo, Panginoong Diyos, malayo rin yung kanyang binabiyahe, papunta sa iglesia, ingatan mo po ang pamilyang ito, Panginoon. Lord, ang kanyang may bahay, Sister Leia, Panginoong Diyos, salamat po sa aming kapatid na may katuwang, Panginoon, sa gawain. Maging ang kanilang mga anak, Panginoon, si Ronron, si Reniel, La Precious, Lord, lahat ng kanyang mga anak, sa pag-aaral, maging sa trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang iingatan, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, yung kanyang mga anak na lahat din ay patuloy mamagamit sa aming iglesia, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming Pastor Melvin, salamat po sa kanyang buhay at sa kabila, Panginoon, ng kanyang mga busy schedule, Panginoong Diyos. Nagagawa pa rin niya, Panginoon, na magturo sa higher ground. Salamat po sa kanyang buhay. Kaya dalangin po namin na patuloy mo bigyan ng karunungan at kalakasan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoong Diyos. At ganoon din, Panginoon, Sister Gemma, hindi po namin narinig yung kanya mga request. But I pray, Father God, na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, kalakasan, especially sa kanyang work, Panginoon. Andun yung stress, andun yung pressure, Panginoon. Mga meet yung mga deadlines, Panginoong Diyos, yung mga bago ma-client, Panginoon, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan. Maging si Ian, Panginoon, patuloy mo rin bigyan ng karunungan, kalakasan sa kanyang trabaho. Pag-iingat sa pagdadrive araw-araw, Panginoon. May maraming pong salamat, maging Panginoon, yung paggawa po initially na paggawa ng hagdan sa aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa provision na binigay niyo po. Salamat sa mga nagbigay na ginamit mo, Panginoon, upang ang project na ito ay may sa katuparan, Panginoon. Nawa, sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay maumpisan na rin po, Panginoong Diyos, ang Lord na aming hinihiling po sa inyo. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang financial na pangangailangan upang matustusan ang proyektong ito. At ganoon din, Panginoong Diyos, ang nalalapit pong anniversary po ng aming iglesia. Panginoon, tunay po na napakabuti nyo at umabot kami sa ganitong taon. Lord, patuloy mong gamitin po ang aming iglesia upang marami pang kaluluwa ang mailapit po sa iyong panan. Kaya dalayan ko, Panginoon, na gamitin nyo pang bawat isa po sa amin upang makapag-share, mag-evangelize, Panginoon. At maraming kaluluwa, Panginoon, ang mailigtas sa pamagitan po na iyong mga salita. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. At maging sa hindi po namin nakasama ngayong gabi, yung aming makapatiran, maalala po namin, Panginoon, Sister Pichi, Sister Amy, Panginoon, at lahat po ng aming makapatiran, Ama, Lord, anumang kadahilanan, Ama, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy kang mangusap sa kanila, anuman po yung kanilang mga
kahilingan, Panginoon, ay inyo pong katagpuin, Panginoong Diyos. Kaya maraming marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tunay ang malapakabuti nyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinagkakatiwala po sa inyo. Kaya maraming marami pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, Panginoon. Sa kahilingan ito rin manalangin. Let's pray. O Diyos, nagdakila sa lahat. Salamat po Diyos sa muli mong niloob na magkasama-sama kami sa online prayer meeting. Salamat Panginoon sa mga binabahagi ng mga pasasalamat, papupuri. Tunay o Diyos na yan po yung inyong kalooban para sa amin. Yan po ang ininanais mo para sa amin na maging mapagpasalamat po kami. Nanawa ay yun po ang laging attitude namin, Lord, that we will be always thankful sa mga nararanasan namin na ginagawa mo sa aming buhay, na isan ay hindi favorable sa amin, nahihirapan kami. Pero alam namin, Panginoon, na all things work together for good to them that love God. That's why we thank you, Lord. Salamat kami. At maging Panginoon, we are so thankful sa gagawin mo po sa bawat isa, sa mga kapatiran namin sa open door, yung mga hindi namin nakakapiling sa online prayer meeting, yung aming CYA, YCP, ang Mary Martha, ang Fish. Lord, I pray, naroon yung paghawak namin sa pangako mo, paano mo kami kalingain, paano mo hawakan ng gabayan, ingatan, sasamahan, maranasan ng pagpapala. Salamat sa pagpapala mo, sa ginagawa mo kay sa pamilya Pagalan, na patuloy mo hawakan sila, ang business nila isa, pagpapalay mo, Panginoon. Ganyan din po, Diyos, ay patuloy mo pagpapala sa pamilya, Panginoon, na aming mga kapatid na kaya ni Brother Ben Dapol na nagpa-plan na magpa-flight ulit. And Lord's willing, Lord, that within this week ay madalaw po namin mapuntahan, so we could be able to pray, encourage Brother Ben and family niya. Kali po, Panginoon, ay patuloy mo kami pangunahan at hindi man magawang, nandun lagi yung manalangin kami. Ipanalangin mga kapatiran, ipanalangin ng mga members. At Lord, dahil na minsan ay nasa online sila, dumadalo, minsan ay dahil nga hindi namin na sila nakakamusta. Pero Lord, I pray na mabigyan ng panahon ito at kami ay makapunta sa mga bahay ng mga membro, mabisita at patuloy na sila ay panalangin. Hindi, Panginoon, ang pamilya, yung Sir Eric, patuloy mong yakapin ang mag-asawa nito at higyan ng patuloy na kalusugan, kalakasan, kagalingan. Hindi, Panginoon, yakapin mo, O Diyos, ang pamilya Pineda na patuloy mong hawakan, yakap sila, O Diyos, sa paramdaman po sila, physically, pabaka mo, Panginoon, ang trabaho, ang anak buhay, o Diyos lang, ang inaasahan. Hindi po, Panginoon, mag-asawang stabilya, pamilyang ito, Panginoon. Yakapin niyo sila. Pamilya ni Saliente, ang pamilya po ni Evangelista, pamilya na bawat niya. O Panginoon, hawak, yakap, patuloy na iparanas sa ang iyong katapatan sa kanila. Ang pamilya ni Erowan, sa kanila. At ako lang aming inaasahan, O Diyos. Dahil ikaw aming Panginoon na patuloy mong gumagawa at kumikil sa pamilya ni Oliver, patuloy mong kapin sila. Naroon, Panginoon, katrabaho ni Oliver, pamilya niya, ang anak niya, na nandun, Panginoon, nandun ni papanumbalikin yung dating apoy sa paglilingkod sa iyo. Hindi po, Panginoon, ang pamilya Lumbra, kapag salamat sa answer prayer na nasa kanila ulit yung sasakyan.
Tulungan niyo po si Lord Jesus. Hindi po Diyos, sa akin po rin nalapit ang Dayabos family. Nakapin pa kami sila pa para na sa ikaw ay Diyos na mabuti at ikaw patuloy na umapatubay. At lahat ng anumang hearts design na meron sila ay ito yung pagkakalawin. Panginoon, patuloy mo yakapin din, Panginoon Diyos, ang pamilya Chu, pamilya Flores. Hawakan mo sila. O Diyos, ito rin po. Panginoon namin na patuloy na magkagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Lord, muli ay sa namin itagubilin ang mga kapatiran namin sa dako ng ODBC Dignay. Yakapin po ang mga pamilya na roon, mga bagong mga dumadalo, or tumaharap po sila sa iba't ibang mga problema. Paggabayan, sasamahin po sila. Panginoon, ang mga nalalapit na gawain, ang coming anniversary, Lord, ito'y gawain mo. At ikaw, O Diyos, ang magpo-provide. Wala kami ibang desire, Lord, but to glorify you and your name will be magnified. And pwede po, Panginoon, church building na pinakatiwala niyo sa amin. Na we are praying, Lord, na palagyan talaga ng space pa doon sa taas so we could use, maximize the place para sa ministry. Lord, maraming doon sila. Ikaw lamang po kami, Panginoon, na patuloy na magbibigay tugon sa aming mga pinapadalaan. Ibigay niyo po ang Benaventura family, yung pamilya ni Amy, hawakan niyo sila. Lord, we pray, kapatira. And what we could really do is to continue to pray, and asking Him, and seeking Him. Salamat po. Lord, dismiss us tonight. Give us a good night rest. And patuloy mo kaming pagkalooban na malakas na pangatawan. Looking forward sa araw na ngayon ay makita-kita sa gawain ng pangbaba. Lord, anoint us, empower us, and bring more souls to open door. At use us, Lord. At tunay Panginoon, wala kami ibang katakilan na gawain. Maraming po sila. Kaya naman, O Diyos, lalo mo pong himulanggang bendisyon sa aming lahat. Ang mukha mo, Panginoon, ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Gabay, patuloy, at ang pagpagpalay sa mga amin. Mula ngayon, magpakailanman lahat. May magsabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming po salamat po rin ang Panginoon at tayo po ay ngumiti saglit at tayo ay magkaroon ng picture taking smile. Purihin ang Panginoon. God bless. Good night. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. God bless. Good night, everyone. Good night. God bless po.